What is up, guys? Welcome back sa akin at sa inyo. Yun. Welcome back dito sa channel. Una sa lahat, alam ko last time nangyari na to, nawala ako ng medyo matagal, no? At naulit na naman at hindi ako nakapagpaalam sa inyo. So pasensya na, mga kasabwat, kung ang tagal kong nawala, no? To be exact, 8 months since the last time I uploaded, no, a video. So medyo kinakabahan ako, medyo naninibago din ako, no, kasi ang tagal din nung last time na nag-upload ako. So ayun, pasensya na kayo, mga kasabwat, sobrang tagal kong nawala. I've been pursuing, you know, some of my goals, career related yan, kaya medyo napabayaan natin si YouTube. And the last time I check, no, kumukonti na yung nadadagdag na subscribers, but yung views is tuloy-tuloy pa rin. So maraming salamat, mga kasabwat, no, dahil tuloy-tuloy pa din yung mga nanonood. So pasensya na kayo. But again, nandito na ulit ako. And nag-isip din ako, no, ng pwedeng gawin para mas matuloy-tuloy ko to. So ginawa namin ng partner ko is nag-invest ulit kami sa mga gamit. Bumili kami ng mga gamit pang gawa ng video, and may mga madadagdag pa. Nag-ayos din ulit ako, inayos ko tong kwarto, yung nag-setup ako kung paano makakapag-vlog ulit ng maayos na pwesto. Although may PC dito kasi na-work from home yung partner ko, si Labby Dudes, no? Kung natatandaan nyo pa. Yan. So, medyo doon nag-start, no? Nakita ko, inayos namin. So, sabi ko, balik na ulit ako sa pagbablog. Sayang kasi nakakahiya naman sa mga kasabwat, no? Dire-direcho pa rin yung nanonood, tas wala na akong ina-upload. Ayun. So, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa naka-subscribe or kung bago ka sa channel natin, please subscribe and hit the bell icon para ma-notify ka kapag may bago tayong video. Dahil again, babalik na tayo sa pag-upload at I'll make sure na tuloy-tuloy na ulit to. Okay? Pero bago tayo magsimula, intro muna. Yes, sir. Yan. So, simula na tayo. I'll start this fresh new season. Kumbaga, season, no? With frequently asked questions, no? I have 5 years. Kasi medyo matagal tayong nawala. Ang dami nagko-comment, no? At hindi natin nasasagot. So, kumuha ako ng 5 mga tanong. Although siguro nagawa na natin 'to ng video, may mga videos na about this, but since ang tagal nating nawala, sagutin ulit natin para sa mga bago nating kasabwat, no. So nilista ko dito yung top 5 frequently asked questions na nakikita ko sa comment section. So since hindi ko masagot isa-isa, sagutin natin dito sa video na 'to. Okay? Yan. So eto, simulan na natin agad. Okay? Number 1 is, magkano nga ba magpa-tattoo? Yan. So, ang daming nagtatanong sa comment section, no? Kasabwat, magkano magpa-tattoo? Hindi lang siguro sa akin, no? But to other tattoo artists as well. Yan. So, meron tayong video dyan kung magkano nga ba magpa-tattoo. That's one of our highest views na video. Yan. You can check it out. Alam ko do sa mga ano eh, sa mga bagong subscribers or bagong magsusubscribe, yun yung naka-feature na video, no? So you can check it out. You can also search din na magkano magpa-tattoo. Makikita niyo yan. Yun. So sagutin pa rin natin, no? So dun sa video na ginawa ko, ayon kay Google,
no? It's around 1,500. Kung di ako nagkakamali, but that's way back 2021 pa yata nung ginawa ko yung video na yun, no? Pero around 1,500 siya. Average na yun as per Google. But it will still depend dun sa tattoo artist, no? We have what we call minimum, no? Bakit tayo may minimum? Yan. Kasi, mga kasabot, no? Depende kasi yan. Kahit sabihin natin nunal lang yung ipapatatong mo, eh, isang needle pa rin yung gagamitin dun. Diba? So, magkano yung isang needle? Yan. Siyempre, you will also book an appointment. So, it will take appointment din dun sa araw na yun na instead of other customers, no? Makakain mo yung spot na yun. But although kahit mabilis lang ngayon or maikli lang ngayon, there's a minimum. Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, no, we base madalas sa mga tattoo artists sa Pilipinas is we base it on size, no, sa sukat. Unlike sa ibang bansa, it's there's a minimum pa rin, pero hourly or by time yung pagpa-price nila. Yan. But dito sa Pilipinas, may minimum pa rin, pero by sukat na siya. And there are artists na nagpe-presyo ng 1,000 yung minimum. Yan. 1,500. Meron naman 2,500. Depende talaga sa tattoo artist, no? Some artists based it on the design as well. Kapag colored, mas mataas yung minimum. Kapag black and gray lang, mas mababa yung minimum. Yan. Again, the reason for that is yung gamit, no? Lalo na kahit sabihin natin minimalist, kung gagamit ka ng liner, gagamit ka ng shader, dalawang needle pa rin yun, kahit maliit lang siya, nagamit mo pa rin yung needle. Hindi naman tayo nagugulat. Diba? Disposable yung mga needles natin. Yan. So, yun, may mga dahilan. Siyempre, kuryente, oras, TF, diba? TF, kumbaga, sa mga tattoo artist. Yan. So, kaya may minimum tayo. But, it will always depend sa tattoo artist kung magkano yung minimum. Meron, 5,000, ganyan. Depende talaga, mga kasabwat. But, again, as per Google, sa average niya is 1,500. And mga kasabwat, kung may makikita kayo na nagmi-minimum ng 300, yan, 500, medyo kabahan din kayo, no? Kasi kapag sinuma natin yung mga gamit, kuryente, upa, internet, oras, pag sinuma natin yan, parang medyo imposible kasi kung gagawin natin 500, yung minimum, siguro pwede yan kung parang bulk order baga. Halimbawa, 20 kayong magpapatato, minimalist lang lahat, binigay ng 500. Pwede, siguro, yan. But kapag ganun yung minimum, tas medyo malaki yung pinapagawa nyo, eh, magtaka din kayo, no? Parang ano, halimbawa, sa online, may nagbebenta ng, halimbawa mo, Jordan 1, yan, sapatos, para sa mga mahilig sa sapatos. Tapos, original, brand new, binibenta niya ng 800. Maniniwala ka ba na original yun? Diba? Ganun lang yun. Be conscious din, mga kasabot, no? Lalo na sa mga nagpapatato. At maging ano tayo, maging wise tayo. Kasi, alam niyo naman yun, hindi ko naman sinasabi na pagmura, eh, hindi na maganda or hindi quality or fake yung mga gamit, madumi, but doon na tayo sa sigurado. Diba? Yun. So, that's number one. Again, may video tayo dyan. Pwede nyo panoorin for more, mas in-depth na video about kung magkano nga ba magpatato. Yan. Number two, eto, ang daming nagtatanong na ito, no? Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, yan. Masakit ba magpatato? Well, mga sabwat, although meron naman tayong pampamanhid, but there will still be pain, no, pag nagpapatato tayo. Kasi yung pampamanhid, topical lang yan, at hindi naman yung, as in, wala kang mararamdaman. Siguro, meron yung iba, sobrang effective sa kanila nung pampamanhid. Pero, expect pa rin, expect pain.
halimbawa, sinabi ng tropa nyo na, ah, kapag sa braso, sa ganito, hindi naman masyadong masakit. Or hindi naman masakit. Expect pain pa rin, di ba? Kasi, yung pain kasi is, nagde-depende rin yan sa mindset nyo. Yan, ako madalas kong ginagawa sa mga customer ko, no? Sinasabi ko, masakit dyan, masakit talaga. Honest lang talaga ako. Sobrang sakit dyan. Sa part na yan, sa dibdib, yan, sinasabi ko, dito, sa kamay, masakit dyan. Sinasabi ko talagang masakit or sobrang sakit, ganun. Para maset yung expectation nila na sobrang sakit, tapos kapag tinatuan na sila, hindi naman pala ganun kasakit. Di ko sinasabing hindi talaga siya masakit, ha. But kapag na-condition mo kasi yung utak niya, ng customer, is mas madadalian ka, mas malilesen yung pain. Unlike pag sinabi mo sa customer na, limbawa kasi yung ibang tattoo artist, para lang no shade, makakasabwat. Just based on experience, no? Yung iba sasabihin, hindi naman masakit dyan eh. Sige na, magpatattoo ka na. Tapos pagdating dun sa schedule, di ba? Patattoo sa tagiliran, sa ribcage, hindi natatapos or hindi nagagawa ng maayos yung design kasi nga sobrang nasakitan. So sabihin na lang natin yung totoo, di ba? Maseset pa natin yung utak nila. At baka mamaya mataas naman pala yung pain tolerance, lalo na sa mga first-timer magpa-tattoo, no? Kasi, mostly nang nagtatanong kung masakit ba is mga first-timer yan. So, kailangan maset natin yung utak nila. Kasi, sa first tattoo nila, minsan dyan din nagbe-base kung dadami ba yung tattoo niya or magiging isang tattoo lang talaga siya just for the experience. Alam mo yun? Pero kapag naset natin yung isip nila, nagawa natin na maganda yung tattoo, babalik at babalik yan. Diba? Magkaroon ka pa ng suki. Returning customer yan. Kapag sinabi mo ng totoo na masakit dyan or kahit lagyan natin ng pampamanhit, may mararamdaman ka pa rin. So yun. Again, yung sa sakit is depende pa rin yan. No? Yan. But again, sinasagot ko lang yung mga pinakamadalas na nakikita kong mga tanong sa mga videos natin sa Facebook at sa TikTok. Yeah. Number 3 is eto. Sobrang dalas na ito. Makakapagtrabaho pa ba ako kapag nagpa-tattoo ako? Yan. Again, may video tayo about dyan. And dami na natin nagawang videos about dyan. But basically, etong tanong kasi na to, no? Or etong paniniwala na to is nanggaling pa to sa mga tao nung araw. mga lolo't lola. Yan. Ako, sa edad ko, sa mga nanay-tatay namin, pero sa mga mas nakakabata sa akin, sa mga lolo't lola. Kasi, ano yan, isa yan sa misconception na tinatawag natin, no? Na kapag nagpa-tattoo ka, is hindi ka na makakapagtrabaho. Yan. The reason for this is noong araw kasi, no, totoo yun. Yan. Na kapag may tattoo ka, is mahihirapan ka talaga humanap ng trabaho. But right now, sa panahon ngayon, ang dami kong nakikita. May mga teacher na may tattoo, doktor. Ako, last 2019, nagpagawa ko ng salamin. Tapos yung gumawa ng salamin ko, kalimutan ko yung tao sa kanila, ophthalmologist ba or whatsoever. Naka-full sleeve siya, so nakakatawa. Nagkaroon kami ng, alam mo yun, magandang conversation about tattoos. Yan. Tapos, ako, example din ako, nabubuhay na testamento na ang tattoo ko sa mukha pa. Diba? Kung makikita nyo, meron ako sa leeg, sa kamay, sa mukha. Hindi ko talaga matatago, but may trabaho ako. Yan. Pero kasi nga nung araw talagang kapag may tattoo ka, nako-connect kasi yan na noon makakapagpa-tattoo ka sa loob ng kulungan or matatatuan ka sa loob ng kulungan. So, iniisip nila bagong laya ka, mas ayaw nilang tumanggap. Pero ngayon, kung makikita nyo naman si Tito Mikey, di ba yan? Nag-host na siya, ano ba yung sa sports yata siya, ganun. Tapos naka-full sleeve siya. Yan, so, good example. And I have a lot of friends, no, na ang tataas na rin ang posisyon at ang daming tattoo. Yan. So
andiyan pa yung call center, 'di ba? At may trabaho naman ako. 'Di ba? Yan. So, ngayon, masasabi natin na makapagtrabaho ka pa naman. But it depends kung anong trabaho yung papasukin mo. Pero medyo lumuluwag na siya ngayon. Which is very, very, very good para sa ating mga may tattoo. Yan. Kasi naalala ko noon, no, nagkaroon pa ng parang campaign, no? May t-shirt kami noon, tattooed and employed. Yan. Kasi para mapakita natin na kahit may tattoo kami, nakakapagtrabaho kami. Yan. Pero in a way, totoo siya na hindi ka makapagtrabaho kung may tattoo ka noong araw. Pero ngayon, medyo iba na siya. Although hindi pa rin naman ganun kadali, no? Meron pa rin mga trabaho na nire-require ka na walang tattoo. Pero there are a lot of jobs din na tumatanggap na ng may tattoo. So all good tayo doon. Yan. Number 4, eto. Ang dami rin nagtatanong na ito, no? Baka kapag ibang bansa ka pa ba kapag meron ka ng tattoo? Yan. Again, galing to sa mga misconception or, well, actually, totoo to noon, no? Noong araw. Kasi noon, hindi ka talaga makapag-ibang bansa. Although makapag-ibang bansa ka, pero if ang pakay mo is magtrabaho, eh mahihirapan ka noong araw. Pero ngayon, ang dami kong customer na mga balikbayan, na OFW, yan. Yung iba nga, pupunta pa lang, nagpapatattoo na. Diba? Tapos, may trabaho naman sila doon, bumabalik pa sila dito. Yan. Tapos, nagpapatattoo pa ulit. So, medyo naiba na siya. Although, in a way, medyo totoo pa rin siya kasi may mga bansa, no, na hindi pa rin ganun kahigpit or hindi pa rin ganun kaluwag sa tattoo. Halimbawa, sa Japan, if I'm not mistaken, no, hindi ka pwede magpunta sa mga parang public yung mga paaliguan nila. Ewan ko kung nakikita niyo sa mga anime, sa mga Japanese na movies, meron silang paaliguan, mga parang hot spring or hot tub na sama-sama sila. Sabi nila kasi bawal daw dun pag may tattoo ka. Yan. Sa Korea din, yan, may mga gumagawa din ng mga content dun na patago yung pagtatattoo nila, yung mga tattoo nila, tinatago nila. So, in a way, medyo totoo pa rin siya in some countries, but medyo lumuwag na sa iba, no? Yan. So, that's number 4. And number 5, last one, eto, medyo mahaba na kasi yung video natin. Makakapag-donate ka pa ba ng dugo kapag meron ka ng tattoo? Well, again, isa akong nabubuhay na testamento dyan kasi last 2021 nag-donate ako ng dugo. 2021 yun, if I'm not mistaken, no? Kasi ang plano ko talaga, 2022 yata yun, not sure, but nag-donate ako ng dugo kasi I have plans na magpa-tattoo, so minake sure ko na makapag-donate ako ng dugo bago ako magpa-tattoo. Yun. But after that, kasi medyo marami nangyari, hindi na ako nakapagpa-tattoo. Pero nagpa-schedule na ulit ako kasi yung in-expect ko na bloodletting is hindi natuloy, hindi nagkaroon. So, hindi ako nakapag-donate at may schedule na ako ng tattoo. So, after ko magpa-tattoo, siguro mga 1 year na ulit bago ako makapag-donate ng dugo. Kasi 1 year yon bago ka pwede mag-donate ng dugo. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may video ako. Nagdo-donate ako ng dugo niya. Sa company namin yan, may bloodletting. Tapos, nag-lunch ako, nag-donate lang ako ng dugo. Yun. Hindi lang dahil para mapatunayan, but there are benefits din. Kasi pag nagdo-donate ka ng dugo. So, yun. Kaya nagdo-donate ako ng dugo every time na may chance ako. Yan. So, that's noon, bawal siya kasi hindi pa ganun ka-advanced yung mga testing sa dugo natin. Tapos, medyo
lalo noon, no, parang 80s yata yun, nung medyo pumutok yung mga parang mga sakit na nakakahawa kapag sa dugo, and alam niyo na yun, parang STDs yan, sa dugo din kasi yan, tapos HEPA yan. But right now, sa dami ng testing ngayon, and especially sa company namin, meron kaming annual physical exam, tapos bago ka makapasok sa company, syempre may ano rin yan, no? May medical din yan. So, kaya mas madali na mag-donate ngayon. Yan. And hindi na siya totoo. Noon, totoo siya. Parang yung first, ay yung number 3 and number 4 natin na question, dati totoo siya, ngayon hindi na siya totoo. Because syempre, nag-evolve din yung panahon natin. And ngayon, noon kasi, no, yung tattoo kasi hindi siya masyadong paano ko ba sasabihin ito? Hindi siya masyadong pinapansin. So, parang yung mga karayom na ginagamit, yung mga tinta na ginagamit, hindi pa siya ganun ka-safe. Pero ngayon, sobrang safe na siya and puro disposable na. Tapos yung mga inks natin is pang tao na talaga. Kaya, mas safe na siya at mas lumuwag na rin yung para sa pagdodonate ng dugo. So, yun. Kung may tattoo ka at least 1 year na yung tattoo mo, pwede ka na mag-donate ng dugo. Yan. Sinabi naman nila sa akin yan. Yun. So, that's 5 frequently asked questions at mga questions na nakita ko sa comment section na hindi ko na nasagot dahil ang daming nagtanong. Kaya ginawa natin ang video. Yun. Yun lang naman. Again, kung bago ka sa channel natin, subscribe ka na at click the bell icon para ma-notify ka tuwing may bago tayong video. Okay. Yun lang. Again, sa mga maraming nagpapa-shoutout, pasensya na, hindi na ako nakakapag-shoutout, pero tignan natin kung paano ko ibabalik yan. Baka kapag nag-live tayo or ginawa natin tong parang podcast, yun ang pinaplano ko, baka makapag-shoutout na ulit tayo. Pero sa ngayon, yan na muna. Welcome back sa akin. Welcome back sa inyo. Maraming salamat mga kasabal. Peace out.